Hello everybody! Share ng live natin while waiting for the others. Ayan. Hello everyone! Super shoutout NFP Burger House and Koi's Boo. Ang 3 million people na nandyan. Salamat, salamat po. Pa-share naman po ng live natin. At ako po nagsishare-share po. Share ko muna, guys. Nasaan na ba yung iba? Ayan. Musanggala, shout out. Hello, kumusta ka na, Musanggala? Kumusta ka na? Saan ka ba? Long time no see. Hindi na kita nakikita. Ha? Nagsishare muna ako guys ha. COVID naman ako, nahito na quarantine. Ah, na-quarantine ka? Parang Mona Lisa lang si Bibidge. Score din naman. So while waiting for the guest guys, pa-share. Oy, nag-ano ako. Pa-share naman ng live natin, Musanggala. Na-ano ka? Na-positive ka? Kawawa ka naman. Get well soon, Musanggala, for the second time, ha? Huh? Hindi ka ba naka-vaccine? Wala kang vaccine? Uminom ka lang ng ano, ng tawag nito, ng luya, tsaka yung bawang, digdikin mo yan, tapos init na tubig, then lemon, tsaka honey. Yan lagi ko iniinom eh. Ay, kaya pala, ano ka talaga? Oh, nainom ako. Oo, everyday mo inumin yan kahit sa twice a day. Twice a day. Twice a day. Pa-share naman ang live natin habang nag-ante po tayo sa guest natin. Shoutout everybody. Nag-ante po tayo sa guest natin, guys. Ayan. Habang sinishare ko pa ito. Yan, ginagawa ko tubig. Nice to see you. Yes, nice to see you po. Emiterio, good afternoon po, Ma'am B. Page. Sagdan po, Mardi lang sa kalam. Emiterio, super shout out, Emiterio. Kumusta? Oo, Musanggala, yan ang gagawin mo talaga. Imiterya pa share naman ng live natin. 800 WH na lang. Kulang ko B page. Baka naman pwede. Oh, sure, sure. Okay. Oh, sure, sure naman. Ay, ano ba yan? Hindi ko pala nababa yung ano ko. DXBS, ma. Share ko muna. Thank you, ma. Thank you, ma. DXBS. Salamat. Habang we're waiting for the guest, guys. Nag-ante muna tayo sa guest natin. Ayan. Musanggala, ayan, digitan mo sila. Tambay muna, prepare ako ng almusal. Oh, sige, okay, thank you. DXBS, kumusta po? Kumusta? DXBS, kung gusto mo umakyat, mag-question tayo kay Ballpoint, kay Sir Ballpoint. Pwede ka umakyat dito. Emiterio, shout out Emiterio. Pa-share naman ang live natin. Emiterio, kumusta ka na? Andiyan ka pa ba? Nag-ante pa tayo sa guest natin, guys. Ah.
Okay lang po kahit sobrang init dito ngayon. Oo, kahit dito init din, as in init dito, grabe. Pero ngayon, nag-39 ngayon eh. 39 Celsius. Pero itong mas talaga, umaabot siya ng 50, 45. Ilan ba dyan sa Pinas? Grabe init talaga, as in. Kahit may aircon nga dito, hindi kinakaya ng aircon eh. Kinakaya. Nagkakapi lang muna ako. Ah, may alis ka mamaya. O sige, punta ko mamaya. Dito malamig na sa amin. Malamig na sa inyo. Musanggala, malamig na sa inyo. Mag-ano na kasi sa inyo eh. Mag-winter na. Snow na naman. Ano oras yun, DX? Nagkapi-kapi muna ako, guys. 38 to 39? Di pag-ano mainit yan. Di pag-ano mainit yan, Emiterio. Just not like here talaga, as in grabe. Abot ng 45, 48, as in talaga. Minsan abot pa nga 50, pag 50 talaga, talagang. Pero iba naman ang init dito, not like sa Pinas. Sa Pinas kasi malagkit, di ba? Pag lumalabas tayo, dito naman hindi. May guess ako sa condo, maantay ka pa. Ah, oh, may guess ka sa condo. Okay, maglablaban muna kayo diyan. Musanggala, blablabin mo sila sila Emiterio, the XBS, yan. Nag-antay tayo sa guest natin. Ayan. Welcome na natin si Sir Ballpoint. Ay, hello sir. Good morning. Hello. Kumusta po? Kumusta? Thank you po pa sa pag-invite sa akin dito. Ayan. Yeah. Sa mga viewers natin sa baba, hello po. Kumusta po? Yes, talagang nagpapasalamat po ako at kayo po ay nakapunta din po at ano yung pa-invite namin sa inyo. Thank you din po sa pa-invite. No? Masaya-masaya po tayo dahil may nakikilala tayong bagong mga reactors din. No? So nagre-react naman siguro sa Mardi, di ba? Oo, nagre-react naman sila. Mga Mardi din yung nandito. Ah, okay. Hindi, oo, hindi ko pa pala na ibaba yung ano mo, yung tawag nito, yung bahay mo. So guys, pa-share naman ang live natin. Hello Boss Point from Emiterio, ayan. Ayan, hello po Emiterio Appoint. Shoutout po sa'yo. Emiterio, pa-share naman ang live natin, Emiterio. Tama sakdan, God bless. Ernesto Artus, yan. Thank you for tuning in. Ay, i-block ko kayo, ha? Yan. Sandali lang. Kumusta kayo, sir? Okay lang naman po. May mga issue lang na tinatalakay, no? Pero sa totoong buhay, okay naman. Ah, totoong buhay, okay. So, oo nga naman. Mamaya dadami na yun sila yun. So ayun, naka-blue ka na, Ernesto, ha? Ayan. So umpisa na natin kasi time is gold. Baka may lakad ka pa or what? Sige po. Salute mi lahat. Tumulong sa Mardi. Thanks to Loy natin pangarap nila. Yes, Noob Tamayo. Super shoutout sa'yo. Ayan. So, guys, if you have some questions to Sir Ballpoint, you all feel free, guys, na mag-ask ng questions about sa kanya. Anything. Sasagutin po natin yan. Taabot natin. Sasagutin niya po. Matador ng Mardi Nation, Edward Ballpoint. Then, super shoutout. So, ayan, nasa na ba yung... Yeah, shoutout po, Dennis Cabrera, no? Kasi ngayon lang ako nakapag ano ng mga question kay nagsusulat. So guys, ito first question ko kay Sir Ballpoint. How would you describe yourself? Ano lang ako, simple lang, no? Para sa akin kasi, sa YouTube muna.
Okay. Para sa akin kasi, nagde-defend lang ako, no? Sa, halimbawa, gusto kong suportahan yung Marty. Nagde-defend lang ako. Gusto kong magbitaw ng mga masasakit na salita, no? Pag nagbitaw sila ng masasakit na salita sa sinusuportahan namin, no? So, ganun kasi ako. Ganun talaga ako, no? Gusto kong magbitaw ng mga mahanghang na salita pag tinitira nila yung idol namin, no? So, medyo may kabastusan din yung bunga nga ako minsan. Yan. Sa totoong buhay naman, no? Ako yung taong mabait, no? Mahilig ano makipagkaibigan, no? Pag ano yung mga taong marespeto, yung mga taong ano, yung dapat respeto, yun yung gusto kong maging kaibigan, no? Pero pag bastos naman yung ano, yung nilalapitan ko na gusto kong maging kaibigan, no? Hindi na ako nagbibitaw ng mga salitang ano, salitang masasakit, no? Inahayaan ko na lang. Kasi magkaiba kasi yung sa YouTube at saka sa totoong buhay, di ba? No? Kasi sa totoong buhay, pag nagbitaw ka ng mga salita na hindi maganda, hindi ka nais-nais, no? Pwede pang mas lumaki, no? Magka-problema. So, sa YouTube kasi, iba kasi sa YouTube, eh. Business kasi itong sa YouTube kumpara sa totoong buhay, di ba? So, hindi mo siya pwedeng pagsamahin. So, yun lang. So, medyo, basta sabihin na natin ako, medyo may bastusan yung bunga nga. Ganun. Yeah, so, ibig sabihin, talagang prank ka kayo eh. Kahit, ano nga, basta nagagaling dito sa puso mo, totoo yung sinasabi nyo. Talagang prank kayo. That's good. Pero lagi po nating tatandaan, sa totoong buhay, no, iwasan po natin maging bastos talaga. No, kasi, pwede kang makasuhan yan sa totoo lang, no? Sa social media, sa social media pwede ka rin namang makasuhan, no. Pero kasi sila kasi yung nauna eh. No, hindi naman tayo magre-react kung wala silang ginawang masama din, 'di ba? Kumbaga binabato lang natin sa kanila yung mga tinitira nila papunta dito sa atin. Binabalik lang natin. Kumbaga, inaano mo lang, psychological reverse, nire-reverse mo lang kung ano yung inaano yan. Pero hindi man masama yun eh, kasi nga may punto rin naman. Yeah. Diba? So, yan po si Sir Ballpoint, guys. Napakaparangkang tao. Talagang, undis pa talaga sasabihin niya na kung ano ka at sino ka. Kumbaga, wala kang paano eh, yung pakimikim, basta ano sinasabi mo, yun lang. Yan ang maganda. That's a good... Pero isa pa sa ugali ko, kahit marami kang kasalanang nagawa sa, halimbawa, nang bash ka, grabe na yung pambabash mo, pero pagdating ng panahon, humingi ka naman ng tawad, no? Sino namang tao yung hindi dapat magpatawad, di ba? So, madali talaga magpatawad sa totoo lang. Basta totoo yung nakikita ko sa'yo na totoo yung paghingi mo ng sorry. O nga, yung bang mo lang kaplastikan, gano'n. Tama. Oh, tama po yun. Wow. Ang ganda, ang galing. Yan ang gusto ko sa isang tao eh. Yung bang, kahit magkaibigan man kayo, basta at least nasabi mo yung totoo, ano siya, diba? Doon naman talaga maamin yung tao na, ay, mali pala ako. At least, kahit ako siguro pagsabihin mo na naparang kahit may mali ako, magpapasalamat talaga ako kasi without you, hindi ko na yung kamalian ko. Naituwid yung kamalian ko, gano'n. So, wow. So, the next question is, who do you sometimes compare yourself to? Para sa akin, ano, how do you sometimes compare yourself to? Yeah. Okay. Para sa akin, ano, yung sarili ko kasi, minsan nakikita ko yung ginagawa ng iba, tapos, alam mo yung, ano, yung, umaangat na sila sa buhay, di ba? Umaangat na sila sa buhay, tapos, ako naman, nakikita ko, parang gusto ko rin gawin na yung alam mo yung nanggigigil ka, yung ginagawa nila,
ginagawa nila sa buhay tapos gusto mo ring gawin na hindi mo makuha-kuha agad, no? So gusto, kaya minsan, halimbawa sa pagdodrawing, kasi nagdodrawing kasi ako eh, artist ako, nakakita ako ng isang artist na talagang magaling siya mag-drawing talaga. Magaling siya mag-drawing. Tapos, nakikita ko sa kanya, sabi ko magaling to. So, ang ginawa ko ngayon, nagdo-drawing na rin ako, no? Nagdo-drawing ako tapos hanggang sa unti-unti kong makuha, no? Yung gusto ko. Ibig sabihin, inspired ako sa tao na 'yan. Tapos tapos nung nakuha ko na, no? Halos magiging kalibel ko na siya sa arts, no? Kasi ako nagdo-drawing ako gamit yung ballpen. Isa akong ballpoint pen artist, no? So nung nakuha ko na yung goal ko, tapos halos kalibel ko na siya. So natutuwa ako, no? Kasi sabi ko sa sarili ko, yung dati lang na idol ko yon na isang artist, ngayon medyo kalibel ko na siya. No? So, importante lang pag naging ka-level mo na yung isang tao o hinahangaan mo, no? Maging humble lang tayo. Wag nating sasabihin, "Uy, magaling na ako. Lagpasan ko na 'yon, tingnan niyo, 'di ba? Wala 'yan sa akin." So, hindi dapat ganoon. So, kailangan magpasalamat ka pa rin sa tao na 'yon kasi na-inspired ka sa kanya. 'Di ba? Oo. 'Yan lang yung ano ko. Wag tayong magiging mayabang pagdating sa talento, no? Kasi talento, para sa akin, kasi yung inaano ko dito, talento eh. Huwag tayong magiging mayabang, no? Kasi pag nagyabang ka, no? Pag nagyabang ka, yung talent mo, pwedeng bawiin yan sa'yo sa totoo lang. Diba? Totoo yan. Halimbawa, yung kamay mo na to, magaling mong drawing. Hindi mo alam, kinabukasan, madidisgrasya ka na pala, wala ka ng kamay. So, paano ka pumukha kapag drawing niya? Binawi yon dahil kayabangan. So, maging humble lang po tayo, no? Pagdating sa talent, no? Magkaiba yung talent sa pagde-defend, ha? Sa Marty. So, yun yung... Mama, yun. Oo. So, kaya pala ballpoint, kasi isa kayong... Oo, kaya na ballpoint. Oo, architect. Kasi, nag-drawing ako gamit yung ballpoint. Realistic drawing. Basta marami akong mga din drawing na ano. Mga ayun. Ang ganda, no? Ang galing. Sa community kasi namin sa arts, huwag kang magyayabang kasi pag may talent ka, kasi hindi magugustuhan yan ng mga tao, no? Sa totoo. Kachino naman, hindi naman magugustuhan yan. Be humble lang. Yan. Oh. Ayan guys, be humble lang talaga tayo. Tama talaga yan. Kasi nga, mahirap magmayabang tayo eh na hindi pa nga natin nakamit yung andos. Sobrang mayabang, mahirap talaga. Tama, that's tama. Good. So, tatawin kita about sa YouTube. How did you get started in YouTube? Dati kasi, sa Facebook pa dati, uso pa yung mga, nakalimutan ko yung page na yun. Doon din ako na-inspired eh. Sa Facebook pa dati. Ano nga yun? Medyo nakalimutan ko na, no? Basta doon ako na-inspired, no? Yung pag-upload mga video. Puro siya comedy. Totally puro siya comedy. Tapos, talagang nakaka-inspired talaga. Hanggang dumating sa pag-YouTube, nag-research ako, paano ba to sa YouTube? So, nung nag-research ako sa YouTube, so nagkaroon ako ng idea ngayon. So, yung ginawa ko dati, kasi hindi pa talaga fully, hindi ko pa full na naintindihan yung mga rules ng YouTube. Yung ginawa ko, uso dati yung sub-to-sub, nakipag-sub-to-sub ako. Tapos, upload ako ng mga videos, sarili kong videos. Ngayon, hindi siya pumatok. Sabi ko, paano ba to? Ano bang gagawin ko dito? So, yung ginawa ko, nag-upload ako ng mga anime ngayon. Ang laki ng views na nakuha ko. 50,000, 100,000. Kasi anime nga, di ba? So, hindi pa ako monetize nun. So, ngayon,
darating na yung time na pwede na akong magpa-review sa YouTube, nag-apply ako para ma-review na yung channel ko. So yung nangyari, hindi siya na-approve sa totoo lang. Hindi siya ma-approve. At dumating po yung time na nagkaroon pa ako noon ng dalawang copyright strike kasi wala pa nga akong masyadong idea. So, isa na lang sana, patay na. So, yung nangyari, nagsikap pa rin ako, pinagsikapan ko talaga. Yung nangyari, research na ulit ako. So, may natutunan naman ako. So, kailangan talaga sarili mong video, upload. So, yun, nagsikap lang ako. Hanggang sa unti-unting kumangat yung subscribers ko. Tapos, views, unti-unti. Hanggang napadpad ako dito sa Mardination. No? So, tiningnan ko dati. Kasi pagdating ni Cindy, no, parang dyan ako nagsimulang mag-react ng sa Mardi. No? So, dyan ako nag-focus hanggang ngayon. No? So, naging focus ka na sa pag-reactor. Oo, kasi dati, oh, yung nire-ray ako lang dati, yung mga viral videos. No? So, parang boring naman. Mas maganda pa rin tong dito sa community ng Mardi. No? Kasi makakahanap pa ng mga kaibigan, di ba? So, dyan ako nag-focus sa Mardi hanggang ngayon. Ah, okay. That's a good thing. Super shoutout, Miriam Soles. Just call shoutout. Magallanes. Ayan. So guys, kilala niyo na, makilala natin ngayon si Sir Ballpoint. What's up, Mommy Bay Page? Erol, Achensa, shout out. Extrovert ka ba na pagkatao? Are you extrovert or introvert? Ako talaga, sa totoo lang, mayayain talaga ako. Parang yung ayaw kong yung makipagkatulad nito, ayaw kong makipag face to face. Yeah. Lalo na in person, no? Lalo na in person. Pero nung natuto na ako sa YouTube, naging mabunganga na ako, nasanay na ako. Sa ngayon, baliwala na sa akin. Hindi na po ako nahihiya. Kumbaga kahit may kaharap ako ngayon, kaya ko na siyang harapin, ha? Nang walang hiyahiya. Kasi dati talaga, ayaw ko talaga magpag-usap ng yung mga tao, no? Kasi nandun pa rin yung hiya sa akin. Pero ngayon, wala na. Nasanay na ako. Oh, so, talagang dati yung napaka-introvert mo. Uh-oh. Super shout out yung RA TV official Marlon and Ellen. Yan, MRTV, may send ako sa'yo. Yan. So, dati talaga napaka-introvert mo. So, ngayon, wala na, extrovert wala na. Yep. Wow. Mahirap kasi yung naging introvert ka eh. Kasi nga, kumbaga, pinipili mo lang yung tao na nag-share ka ng mga problems mo. Mm-hmm. You are keeping all your, di ba? Ganon yun. So, pero pag bagong kakilala mo pa lang, may ilang ka pa dun eh. Di ba? Pero ngayon, wala na sa akin yan. Basta makausap ko yan, wala na. No effect na sa akin yung hiya-hiya na yan. No effect na. Talagang na, nasasanay na rin kayo. Yep. So, ayan. Shoutout po, MRATV official. And Ellen Asogin, shoutout po. My next question is, ano ba yun? What do you think, what's this? What do you think makes a good leader? Para sa akin, no? Kung sa pagiging good leader man lang yung usapan, gusto kong turuan yung mga tao ng, yung alam nyo yun, yung purong katotohanan lamang, no? Kasi mahirap kasi na yung ipapakain mo sa mga tao mo is puro kasi nungalingan. Remember, walang usok na, anong tawag doon, yung kasabihan na yun.
walang baha na kayang pigilan. So, kung pagiging good leader yung pag-uusapan natin, kailangan maging ano ba? Unang-una, maging strong yung foundation mo, no? Hindi ka tinatabla ng mga yung, alam mo yung bumubulong-bulong sa gilid, di ba? Sasabihang bullpoint man, ito daw si ano, si Pantiman, ganyan. So, maniniwala ka agad, no? Maniniwala ka agad at sasabihin mo na agad sa mga tao. So, hindi ganun. Kailangan mo munang mag-investigate, tapos i-analyze mo yung situation, tsaka mo sabihin sa mga tao, di ba? Kasi kung ano kasi sasabihin ng isang leader, no? Pagpalagay na lang nating influencer ka sa YouTube, kung anong sasabihin mo sa mga tao, possible, no? 80% paniniwalaan nila yan. No? Hindi naman lahat maniniwala, pero karamihan maniniwala yan. So mamaya, pag nakasabi ka ng mga maling information, naniwala yung mga yan, no? Ikaw pa rin yung kawawa. Kasi pagdating ng araw, no? Malalaman at malalaman pa rin nila yung katotohanan. So, pag nalaman nila yung katotohanan na yan, kawawa ka, no? Mawawalan ka ng susuporta sa'yo. Pero pag purong katotohanan lang yung sasabihin mo, no? Kahit wala kang makuha, kahit ibig sabihin, kahit wala kang mapala, no? Basta sabihin mo lang sa kanila yung katotohanan. May reward ka pa rin pagdating ng araw. Hindi sila mawawala sa'yo, no? Example ko na lang dati, may isang leader, no, na nagpapakalat ng kasinungalingan. Pero dumating yung time, yung mga followers, no, mga followers ng kanilang YouTube, nagsialisan, ano. Kasi ngayon, nalaman nila na sinungaling pala tong tao. No? So yun yung sinasabi ko na may darating yung araw, no, na iiwan ka talaga ng mga sumusuporta sa iyo pag nalaman nilang sinungaling ka. Ganun. Yeah, tama. Totoo yan. Talaga totoo yan. So ito, if you have, if you are giving a chance or if you had a one word to describe working with Mardy, ano yun? One word to with working with Mardy. Yeah. Kung meron po kayong chance na makipag ano sa kanila, makipag trabaho sa kanila, or if you have one word describe working with them, with the Mardy, ano yon? So siguro gusto ko lang ano, ayaw ko kasi ng ano yung Mardy magpo-focus pa sa mga issue, di ba? Ayaw ko Gusto ko ako na lang yung ano, yung kumbaga magde-defend sa Marty. Doon ako masaya eh. Gusto ko lang mag-defend. Ayoko na kasi na mag-iisip pa yung mga yan na ng mga bashers, di ba? Kasi mai-stress yung mga yan, lalo na si Cindy. May sakit pa yan, no? So gusto ko wala na sila iisipin pa pag may bashers. Wag nilang isipin mga bashers, no? Kumbaga paubayan na yan sa mga defenders. Tulad ko. So, kung mabibigyan naman ako ng, ano, na makapagtrabaho sa kanila, yan yung gagawin ko. Unang-unang gagawin ko. So, yan. Pwede rin ako maging cameraman ng Mardy. Pwede ka rin. So far, na-meet mo na ba ang Mardy? Ano po yan? Na-meet mo na ba ang Mardy? Hindi pa. Ay, hindi po sila na-meet kahit si Kimpoy, kahit sila Kimpoy. Sila kay Sir Kimpoy lang na kami si Mardy. Kasi sa ngayon sitwasyon kasi ngayon, nasa province kasi ako. So, mahirap mag-travel doon, di ba? Kasi ang daming bawal ngayon. Yung plano namin dati kasi, pupunta kami sa doon sa lugar nila Mariano. Kaso hindi kami natuloy. Dahil nga sa pandemya na to. Dahil sa pandemya. May lockdown. Sabi ni Ellen, good explain sir, bold point, stay humble, yeah. Sabi din ni Marvin, tama yun Lord, so huwag nilang patulan, paubaya na lang sa mga reactors, mga fans at mga group.
Yeah, super shout out Marvin at Ellen, Henry, Marlon, MRA. Yeah. Napakasimple yung tao, no? Talagang nasimple ang trago ko sa inyo. Oo, di ba guys? Nasimple lang talaga si Sir Point. Ang si Sir Ballpoint talaga. So, ano yung mga values mo sa buhay mo? Bad news. Values, yeah. Ah, values. Yung natutunan ko naman sa buhay ko. Yun na nga, para sa akin, iwasan talaga nating, alam niyo yung pagsisinungaling, simple, madali lang magsinungaling. Sa totoo lang, napakadali magsinungaling. Pero hindi pala natin naisip, no? Yung pagsisinungaling, yung panda-down sa kapwa, di ba? Napakadali lang yan. Pero hindi natin alam na may balik yan sa atin pagdating ng oras, o time, di ba? Meron pong balik yan. Grabe po yung balik niya sa atin. No? So, kailangan pa rin respeto natin yung bawat isa. Kasi ako talaga dati, grabe. Masagot-sagot ako sa mga magulang ko. Yung mga magulang ko, sinasagot-sagot ko yan. Malit pa ako dati. No? Sinasagot-sagot ko yan. Matigas talaga yung ulo ko, sa totoo lang. Dumating yung time na nawala silang lahat. No? Naging broken family. So ako na lang mag-isa. Mabuti nga ngayon, nandito yung mama ko. No? Pero yung papa ko, lolo ko, lola ko, wala na silang lahat. No? Lahat yung sinasagot-sagot ko yan pag nag-ano sa akin. So yung natutunan ko dito, no, habang nandyan pa yung mga minamahal mo, respeto mo sila, mahalin mo sila. Yun. Kasi mawawala sila. Doon mo na siya marirealize pag wala na sila. Diba? So kailangan respeto mo sila. No? Ganun lang. Katulad nung aso namin ngayon, may aso kami. Mahal na mahal namin yan. No? Kasi darating yung time na mawawala yan. Kasi pag minalupitan mo yung aso, itatali mo lang din sa labas. Wala kang pakialam. Pag nawala yan, mamimiss mo yan. No? So, kailangan yung natutunan ko sa buhay talaga. Ano lang? Mahalin yung dapat mahalin. Respeto na. Tama yun. Tama yun. Kasi nga, tayo mga Pinoy kasi, meron kasi din tayo mga kaugalian na pag wala na yung tao, tsaka mo na sinasabi yung dapat mo sabihin. Doon mo naman sabi na, di ba? Talagang, tama po kayo, sir. Sabi ni Ellen, yung mga BPs, ngayon kulang siya nakita po. Ano po ba bahay ni Sir Ballpoint? Ayan na ano ko po, that's true need. Lagi tayo makapagpakumbaba sa lahat ng bagay. Priority pa rin halin ang parents, family respect ko. Tama. Yes, Ellen. True yan. Jel Omar Vlog, Gilbert Kawaling, shout out. Super shout out sa inyo guys. Ibaba ko yung bahay. Binaba ko yung bahay ni Sir Ballpoint. Tama po talaga kayo, sir. Tama talaga. Kailangan talaga, mahalin mo yung, hindi yung, kasi ako nakapasaway talaga ako dati. Ngayon ko na lang naisip na mali ako doon talaga. Oo. So, if you had 3 wishes, what would you wish for? Unang-una, gusto ko makita yung hindi ko nabigyan ng pagmamahal dati, no? Mga lolo ko, lola ko, yun. Gusto ko silang, kung pwede nga lang mabalik, ibabalik ko eh. Diba? Kasi gusto ko humingi ng sorry sa kanila. Kasi ang dami kong mga pasaway, diba? Humingi ng sorry. Pangalawa naman, gusto kong yung pagdodrawing ko. Gusto kong halimbawa sa Mabi ngayon nagdodrawing ako. Gusto kong halimbawa pag may dinrawing ako, gusto kong maibigay. Kasi marami kasing artist na gustong magbigay sa kanilang mga iniidolo. Katulad kay Rafi Tulfo, dinrawing ko, gustong pinadala ko na eh. Hindi pa rin umabot sa kanya. No, yun yung wish kong pangalawang wish na sana naman yung mga effort namin pag pinadala, no, sana makapunta sa dapat datingan ito, no? Kasi sayang kasi
sayang yung effort, no? Pero nandiyan pa rin naman yan, no? Dahil nga sa pandemya, hindi nakakaret. Yung sila Mariano nga, no? Dinrowing ko nga yan. Actually, patapos na siya. Pero iniisip ko, ayaw ko naman kasi nang yung ipapadala. Gusto ko, ako yung personal na magbigay, no? Pero hindi sa sitwasyon natin ngayon, hindi ka naman basta-bastang makakapag-ano, no? Hindi ka basta-bastang mamimit yung isang tao kung ganito yung sitwasyon natin, may mga lockdown, di ba? So, gusto ko mawala na yung lockdown talaga. Yun. Pangatlo naman, para hindi na sana tayo maghirap dito, gusto ko mawala na itong sakit ngayon, itong virus, no? Para free na tayo kahit saan tayo magpunta. Wala nang problema. Yun. Saka magastos din magpaano? Anong tawag doon? Yung pinapasok sa ilong. Yung swab test. Oo, magastos. 'Di ba? Eh kawawa naman yung mga walang pera. Kasi magpapa-check up lang, sasabihin, "Pa-swab test ka muna." O 'di ba? Kasi kung walang virus, walang swab test. Kung mawala na yung virus, wala nang swab test, 'di ba? Yun nga sana, ano, ewan ko lang kung kailan pa wala yan. May sinabi si Laureano, "Good PM, Ms. BPH, and Mr. Ballpoint Man. Kinig lang, Mardi lang mamaya 4 p.m. Ayan. May sinabi siya. Good day. Piko at other topic nila about Panty Man. Ah, okay. The Shooter, super shout out. Ayan, Ellen. Thank you. Thank you, Ellen. Ayan. Tama, oo. Diba? Sabi ni Marvin, tama po yung laws lang tayo nagkakamali. Laging nasa huling pagsisi. Pero kahit wala na sila, meron naman parating gaya na lang na magiging anak na yun ituro mo sa kanila. Ay kabutihan. Yeah, that's good. Yeah. So, 3 wishes sa Mardi. Gusto ko lang ano, maging happy family sila, no? Unang-una gusto ko silang happy family. Normal naman yung pag-aaway, nandiyan naman yan, hindi naman mawawala yan. Pero sana wag nang lumaki pa, no? Kung lumaki pa, sana dapat yung makontrol nila yung mga galit nila. Huwag silang magpadalos-dalos ng desisyon. Kasi may mga couple kasing mag-iwalay pag nag-aaway, di ba? So sana wag mangyari sa kanila yon. Pangalawa, gusto ko magtayo sila ng ano, business, no? Business, magtayo sila, no? Gusto ko kasing malagpasan nila itong ano eh. Itong pinagtatrabahoan nilang company dati na tawagin natin bumastos talaga sa kanila, no? Kasi masyadong nagmamataas. So yun yung gusto ko sa kanila, magtayo sila ng business, no? Siyempre pag umasinso sila, kayang-kaya na nila yan. Yung kasi ayaw ko silang pigilan ngayon, nagpapapansin pa rin. So gusto ko, pag may business yung mga yan, maging successful sila, no? Yun. Pangatlo, no? Gusto ko pag nagkaanak yung Mardi, gawan agad nila ng YouTube channel. Wow. Yan, pero pag laki ng bata, mawala man sila sa mundo, no? Meron ng channel yung bata. Siyempre masasanay na yan, di ba, mag-vlog. At hindi na siya, kumbaga hindi na magpapakahirap magtrabaho kung tatrabaho man sila. Ganun, kasi minsan kasi, yung YouTube channel, pag sineryoso mo yan, possible kang matulungan yan. Ganun, pag sineryoso mo yan. So, sa tingin ko naman, magmamana naman yung anak nila. Kay Cindy at Mariano. So, yun. Yeah, that, tama. Super shout out Joe Official Vlog from Cebu City. Mars Math, hello. MLV Home Cooking. Jan Rudolph, thank you guys for tuning in. Good greetings to all of love from Boomerex. Yeah. So, what's the most sensible thing you've ever heard from someone? Say na, mga sensible na bagay na narinig mo sa ibang tao. Halimbawa na lang sa pipili ako kasi uncle ko ba o halimbawa na lang sa uncle ko. Na dati kasi maliit pa ako dati. Kasi nga ano, doon ako sa kanya nakatira eh. Doon ako sa kanya nakatira kasi wala nga yung mama ko. Nandito sa Manila kasi yung mama ko.
Tapos namatay na rin yung lolo ko. So, doon na ako nakatira sa uncle ko na. Tapos ngayon, syempre, ano pa tayo nun? Yung ano pa ako nun? Medyo yung edad ko, medyo mababa pa. Diba? So, nakakarinig ako talaga ng mga salitang yung alam mo yung masasaktan ka talaga nun. Tapos, syempre ako bilang tao, kumbaga yung pag sinabi niyang ganito, dahil may tampo ka nga sa kanya, di ba? Pag sinabi niya yan, hindi talaga ako sumusunod. Halimbawa, kunin mo yun, ganito. So, hindi ako sumusunod. Doon pa lang, nakakarinig na ako ng mga hindi magandang salita sa uncle ko, di ba? Pero, nag-wish talaga ako noon na, ano, na sana makilala ko yung, makita ko na yung mama ko, no? Mama ko. Tapos, yun, kahit naman sabihin natin ano, medyo pasaway, no? Pasaway. Kasi hindi ka sumusunod. Doon ka na nga nakatira, hindi ka pa sumusunod. Pero kasi nakikita ko, mali na rin yung ginagawa. Hindi naman as in yung pinapalo ka. Hindi naman. Yung masasaktan ka lang sa mga salita, diba? So, dumating yung time na ano rin yung, kumbaga wala naman kasing magagalit, alimbawa pag nagalit sa iyo yung uncle, nagalit sa akin yung uncle ko, hindi naman kasi sila galit as in five, buong isang araw galit sila, di ba? Mawawala at mawawala din yung galit. No? So yung naririnig ko lang talaga sa kanila pag hindi ako sumusunod, hindi talaga magaganda salita. So ako naman, sarang nagtatampo rin. No? Pero wala naman ako sigurong karapatan magtampo kasi doon nga ako nakatira. Siguro nasa ano pa ako noon, first year high school, no? So, yun. Tama yan, kasi ako nga din eh, nung nakatira ako doon sa kapatid ng mama ko, kasi broken family din kami, ano. Marami akong narinig ng mga hindi magagandang salita, pero ini-ignore ko yun kasi nga, kung dinidibib ko yun, hindi helpful eh. Kaya ini-ignore ko na lang, pinagpatuloy ko yung pag-aaral ko hanggang nakatapos ako. Nilalakad ko yung school ang layo-layo. Di ba noon mura pa? Bibigyan lang ako ng 3 pesos, lakarin ko yung from home to school 30 minutes talaga. Iniipon ko yung 3 pesos para pambili ako ng sapatos, medias. Hirap-hirap talaga. Kahit marami ako naninig na masasama, I just ignore it. Hindi ko talaga pinapatunan yan. Kasi doon ako nakatira eh. Lahat tanggapin ko, tinanggap ko lahat talaga. Tama. Yan. Kasi wala ka rin namang magagawa pag hindi mo tatanggap. Kasi doon nakatira. Oo, tama yun. Tama nga yun. May sinabi si ano, super shout out Dimino Vlogs, Marco with Boy Supporters, Ellen, Marvin Javier. May sinabi si Marvin, ano yun? Lods, may nabasa ako sa taga kabilasan, sabi ng wala yun. Ano lang yun? Silent Sniper. Kumbaga, walang alam yun. Nabasa ko rin yun. Ayun, silence ha. Sinagot na ni Paul Point. Si ano din. Yes, hindi. Tama nga, Ellen. Pray talaga natin yun. Oo, alam nyo kasi, kaya umalis na ako dun sa Manila, no? Nasa Quezon province na ako ngayon. Kasi, naiinis na talaga ako dun. Kasi puro na lang curfew, lockdown. Ba't hindi pa nila gawing isang taon yung lockdown, no? Pinapaasa kasi nila yung mga tao. Tapos nag-update pa yung ano no COVID, just to be here. One week, lockdown. Pagdating nung 1 week, extend na naman, 1 week. Pagdating nung 1 week, extend na naman. Kaya sabi ko, ba't hindi pa gawing, 1 year yung lockdown? Diba? Oo nga. Parang tuloy-tuloy na lang, ano? Umalis na ako dun. No? Wala rin makwenta magtrabaho dun kung ganyan lang mangyayari. Diba? Tama nga. May sinabi si Marvin, business at ano yon, foundation para sa mga ita para matulungan niya yung mga katribyun niya. Business at foundation para sa mga ita para matulungan niya yung mga katribyun niya. Magandang idea din yan, no? Kasi marami naman tutulong sa mati. Lalo na pag nagsabi sila, ito yung gusto namin.
business ito. Susuportahan yan ng mga supporters na. Kasi ngayon, yung nag-iisip pa lang ng pantulong kay Mariano, yung mga ano lang, mga supporters, no? Hindi pa nagsasabi yung Marty. Pero once na nagsabi yan, susundin talaga yan. Mga sumusuporta sa Marty. Oo, maraming sumusuporta sa Marty. Oo. Hindi pa nga nagsasalita yung Marty. Meron ng mga gustong bumuo ng ano, ng mga project. Lalo na kaya pag nagsalita sila. Ito yung gusto namin, o ganyan. Masusunod talaga yun. Sabi ni Ellen, saan ka ba daw? Sa Quezon City ka ba? Okay, dati, nung ano, Quezon City ako. Pero ngayon, nasa Quezon Province ako dito sa ano, Candelaria, Quezon. Ay, ang layo mo na. Ang layo mo. Oo. Kaya nga gusto namin makita sana dati yung Marty, no? Kasi wala na, nandito na ako sa province. Diyan na talaga kayo nakatira sa Candelaria. Nadadaanan oo, yun na. Candelaria, Quezon. Candelaria, Quezon. So, what gets you excited about your life? Excited ako sa mga imposibleng nangyari talaga. Katulad dito sa YouTube, no? Excited talaga ako dito sa YouTube sa arts, no? Kasi iniisip ko balang araw sa arts, makikilala ako diyan. Diyan ako makikilala, no? Sa pag-YouTube, no? Yan, basta yung pangarap ko, dyan naman talaga ako. Dati kasi, addict ako sa mga paglalaro na yung mga games, no? Mga Warcraft, Dota to. Pero, nung pumasok na ako dito sa pag-YouTube, no? Ito na yung pinangarap ko, no? At dito, ito. Dito ako nag-focus sa drawing at saka dito sa YouTube. Excited ako na balang araw dyan ako magkilala. Oh, one day soon. Talagang kahit sino naman talaga eh, may mga dreams to come true tayo, di ba? Shout out for Nan. Ayan. At ano yung favorite thing mo about sa career mo? Favorite thing? Oo, about sa career mo. What do you mean thing? Material ba? No, it's not anything that mga what is your favorite thing about your career? Ah, okay. Yung sa career ko. Gusto kong ano, kumbaga mag-focus lang sa ginagawa ko ngayon, no? At sa focus lang ako sa ginagawa ko ngayon. Enjoy lang. Enjoy ko lang 'yan kasi hindi mo naman pwedeng madaliin kasi 'yan, eh. No? Hindi mo pwedeng kailangan ganito. No? Kailangan pera-pera agad, so hindi. So kailangan 'yung ginagawa mo, i-enjoy mo lang 'yan. No? At makukuha mo 'yan, 'yung reward mo pagdating ng araw. 'Yan. Kasi kailangan mo rin kasi 'yung maghirap, no? Maghirap. Although sa pagba-vlog hindi naman talaga in physically pagod ka. Pero yung utak mo niyan, no, sa pagkagawa ng ano, sa mga content, mahirap talaga. Sa arts naman, dito sa kamay, nakakapagod, no. So, yung gusto kong makuha dito is yung ano, yung pagiging successful, no. Yun lang. Sa ano lang, kung anumang talent natin, anumang kinahihiligan natin ngayon, huwag nyo lang susukuan yan. No? Magiging successful tayo dyan. No? Kasi sinasabi nga yung pag-games. No? Tigil mo yung paglalaro ng Mobile Legends. Wala kang mapapala dyan. Hindi totoo yan. May mapapala ka dyan sa Mobile Legends. Kung siseryosohin mo talaga yan. Ganun. Tama yan. Sabi ni Ellen, in fact, occasions kasi ako sir both points at tamay sa Manila naman me. Kita ko ang Marty Copo noong May 14 sa Nabutas home ni Sandy. Oo, oh, sa Nabutas kasi sila nakatira. Ayan, wala na yata sila sa Nabutas. Okay, shoutout po Maylin O.C. Super shoutout Maylin O.C. At hindi pa shoutout. Sino si Maylin? Super shoutout Maylin.
The next is, why are you passionate about what you do? Ano yun? Ano po yun? Pakiulit. Why are you passionate about what you do? Ano kasi? Kumbaga ano ako? Kumbaga nakakita kasi ako ng ibang mga successful na tao, no. Nakakita ko mga successful na tao. So doon ako nakakuha ng ano, lakas ng loob sa kanila. No, na yung halimbawa, yung kaya nilang gawin, kayang-kaya ko rin naman. Kung kaya nilang mangisda, kaya ko rin mangisda. Ganun. So, syempre, yung ginagawa ko, gusto ko naman. No? Kasi pag hindi mo kasi gusto, halimbawa, nagtrabaho ka sa construction worker, construction ka. Pag hindi mo gusto yung trabaho na yan, hindi ka talaga magpuporsige mo. Pero pag gusto mong mangisda, hindi ka marunong mangisda, pero nakikita mo, may mga magagaling mangisda dyan. So, gagawa ka ng paraan. No? May inspired ka sa kanila. Mangingisda ka rin. Gagawa ka ng paraan. Diba? May mga techniques. Ka. Ganun. Ah, may din o si. Thank you po, Mami Joy. Pa-shoutout kay Mimi and friends out there. Yeah, shout out to Maylin Yusi and Maya Melissa Kunanan and her friends out there sa Pinas. Kumusta kay nanan tsaka tatay Maylin? Yes. Alam, sorry, nakalimutan ko po si Maylin. Yes, that's a good thing. Maganda talaga yon. Kung sakali ano, Sir Ballpoint, kung sakaling you are working with them sa MyD, ano yung mga favorite facts mo in case na halimbawa nakipag-work kasi kanina you are working with them, what is your favorite facts of MyD? Pag halimbawa nakapagtrabaho ako sa kanila, di ba? Ay, yung akin lang kasi, pag nagtrabaho ako sa, nakipagtrabaho, halimbawa, nasa Mardi ako, halimbawa lang. No? Yung gusto ko lang naman gawin, no? Ay, sumuporta lang sa Mardi. Sumuporta, enjoy na rin, no? Wag masyadong, ano, wag masyadong seryoso. No? Kasi, halimbawa, nasa si Mariano, nasa ano, nasa SY dati, masyado siyang ano, seryoso, no? Pag seryoso ka kasi, may stress ka niyan. So katulad ko, kung nasa Mardi ako, enjoy ko lang yung mga mangyayari. Kasi hindi naman natin maiwasan na merong tao na ayaw sa Mardi, na ayaw sa akin. Ganun. So enjoy mo lang yan. Kahit may dumating, may mangbato sa'yo ng ano, ng bato. Ayan, enjoy mo lang yan, no? Enjoy tama. Mo lang. Ganun lang. No. So, pero hindi yung sige ka po. Sige. Pero have you been betrayed or have you been bashed? Yes. Oo. Nangyari na sa akin 'yan kaya sabi ko nga sa sarili ko. Yung mga bashers, ano 'yan? Party 'yan, no? Party 'yan. Huwag kayong matakot sa mga bashers kasi party 'yan sa buhay mo. Yung mga bashers na yan, isa yan sa magpapasikat sa tao. No? Kaya ako, tuwan-tuwa ako pag may basher ako. Gusto ko yan. No? Kasi yung basher at supporter, isa yan sa magpapasikat sa iyo. Kasi yung basher kasi, yan yung magpapakilala sa iyo. No? Makikilala ka ng ibang tao dahil sa mga bashers na yan. Diba? Kaya huwag kayong matakot pag meron kayong mga bashers. No? Dapat mo, mas matuwa kayo eh. No? Yeah. Nangyari na sa akin yung nababash ako. Pero hinahayaan ko lang. Pero naman din isa, yung iba naman kasi hindi kaya sa mga binabash. Kaya nagiging depressed sila. Oo, yun yung problema. Hindi kasi nila ini-enjoy, no? Kumbaga, hindi nila ini-enjoy. Nanibago sila. Ako kasi,
ini-enjoy ko yung mga bashers. Na-enjoy ako pag may mga bashers. Kaya kayo, pag may mga babash po sa inyo, huwag po kayo matakot, no? Dapat matuwa po kayo, no? Lalo na't yung goal nyo is mas umangat pa, di ba? Isa kasi yun sa magpapakilala sa'yo. Halimbawa, binash ka ngayon ng mga tao. Tapos may isang tao dito na, wait, sino ba itong binabash dito? Titingnan niya ngayon yung, kung sino ka talaga. At pag nakilala ka niya, na, mali naman itong sinasabi dito ng mga tao. Diyan ka na makikilala niya. Hindi natin alam, di ba? Something like that. Pero basta ano lang tayo. Huwag nating papatulan yung mga ba. Yung halimbawa may mga bashers ng napakarami, di ba? Huwag mong isa-isahin yan. Huwag gusto mong patulan. Kumuha ka lang ng ano dyan, yung mas grabe na talaga, no? Patunayan mo na mali siya. I-explain mo sa mga tao na ito, mali yun. Diba? Ganun lang. Pero huwag mo lalahatin yung bashers. Hayaan mo yung iba. No? Hayaan mo yung iba. Minsan nga, gagawa ka pa ng strategy dyan, no? Na papatulan mo to para mas lalo ka nilang i-bash. Strategy din yan, no? Para mas bumangon pa at mas makilala ka. Totoo yan. Shout out Neil Garcia. Yes, Mylin, thank you. Ellen, thank you again. Ellen, baka may question ka about kay Sir Ballpoint. Magtanong ka naman. So, do you hope to get famous one day? Siyempre naman, no? Kasi yung goal ko kasi, sa totoo lang yung goal ko. Pag naging famous na ako, no? Kaya ko nang makatulong sa mga taong walang mga bahay, di ba? Remember, yung viral video ni Virgeline Kerr, kasi famous nga si Virgeline Kerr, di ba? Yeah. Viral. Yung si Mahal ba yun? Ay, hindi. Mahal. Hindi. Si Mura. Nag-viral. Napansin ni Bong Navarro yun, no? Kasi famous si Virgeline Kerr. Kumbaga yung naging tulay si Virgeline Kerr. So ngayon, hinahanap na siya ni Bong Navarro para tulungan. So ganun. Kasi makakatulong ka kasi pag naging famous ka talaga. Huwag mo lang gagamitin ng pagiging famous mo sa mga katangahan. Yung mga walang kwentang bagay, di ba? Mm-hmm. So dapat gamitin mo rin sa tama para may mas matuwa sa iyo. Maraming matuwa sa iyo. Ayan, shoutout po MC Rans 54 Vlog sa mga defender ng Mardi. Shoutout MC Rans 54 Vlog. Yan, tama. Kasi si Virgin K, napanood ko yun eh. Dati nag-start pa lang siya. Kunti pa lang hanggat nag-grow. Nag-grow. Maganda din yung content niya. Biglang dumabi yung ano, subscriber. Diyan ka nakilala ng mga fans mo, sabi ni Marvin. Yes, that's true, Marvin. Tama yun. And so, ano yung mga habits na ma-improve yung life mo? Give me three habits that will improve your life. Oh, mahilig kasi ako sa ano, sa yung ito na nga pagba-vlog. Isa na sa habit ko 'yan. Pagba-vlog, arts 'yun. Una pagba-vlog, pangalawa arts, no? So, pangatlo siguro pagkikipagkaibigan. 'Yun. Habit ko na. Oh, 'yan. Kasi hindi mo kakayanin mabuhay dito sa mundo, no, kung ikaw lang mag-isa. So, kailangan may partner ka talaga. Kaibigan. Kasi sa laro, sa games, hindi na ako mahilig dyan eh. Hindi na ako mahilig dyan. Kasi pag kinarir mo yan, possible naman na umangat ka. Pero wala na eh, hindi ko nahilig. Yes. Tama po yan. Pang-apat chicks eh. Anong pang-apat chicks, Rams? So, if you could magically do one thing, what would it be and what you do? Gusto ko ano?
gusto mo maging katulad ni ano eh, ni sino nga yung ano na yun? Yung nagkaroon ng issue ngayon. Si Nas Daily. Yeah. Ah, si Nas Daily. Gusto kong magawa yung pumupunta siya sa ibang lugar, no? Yung mga culture, inaalam ko anong culture dito sa lugar na to. May napuntahan pa siyang lugar na may island kasi na napuntahan sa may napuntahan siyang island na artificial lang, no? Puro basura yung nandun. So, ganun, gusto kong magawa yung mga katulad na ginagawa niya ni Nas Daily, no? Kasi adventure, mahilig din ako sa adventure. Mahilig ako sa adventure. Alam kong imposible yun, sa totoo lang. Imposible yun. Pero, pag nangarap ka, lubos-lubosin mo na kasi. Di ba? Oo yan naman, kahit sino. Shoutout kay Randy, Ron Romulo, super shoutout. EMA Mohal. Yan. Dan Tamsak Loss. Salamat sa Patamsak MC Rams. Magaling din na host to si ano, Lodge MC Rams. 54 vlog. Hi Romulo. Ayan nga. Oo nga, napan ko nga yung kay Nas Daily. Oo. Iba ano siya. Ano yan? Peacemaker ng Mardi, no? Pero pag sobra na yung basher, mabaliktad na siya. Kumbaga magagalit na rin. Magagalit na rin. Shoutout sa iyo, Lutton. Kaya ano. Guys, baka may mga questions kayo, ha? Question nyo kay Sir Ballpoint. Maybe you have some questions, guys. Parang na ano ko na ata eh, parang naubusan ata ako ng questions. What do you hope to achieve your channel? Sa akin kasi ngayon puro reaction muna, no. Pero gusto ko kasi yung pinaka-goal ko talaga dito, mag-vlog talaga ako ng sarili kong vlog, no. At isasabay ko na lang 'tong reaction sa Marty. Isasabay ko. Pero yung pinaka-main goal ko dito, mag-vlog ako, tapos gusto kong maging charity vlogger talaga. Yun yung pinapangarap ko sa channel. Charity vlogger? Oo. Charity vlogger. Pero yung sinasabi kong kay Nas Daily kanina, no? Isa din yung sa pangarap ko, no? Pero sabi ko nga, mukhang mataas na pangarap yun, no? Pero siyempre, kung napagdaanan mo yung charity vlogger, pagiging charity vlogger, pwede ka namang gumawa ulit ng channel, madali na lang yan. Yun yung isa mong gagawin na pang-adventure. Kasi hindi mo kasi pwedeng, halimbawa kay Nas Daily, hindi mo pwedeng paghaluin sa isang channel. No? Maguguluhan yung mga subscribers. No? Halimbawa, ako naging charity vlogger. So, gagawa ako ng panibagong channel para sa, katulad nung ginagawa ni Nas Daily, di ba? Yun. Kasi may, halimbawa na lang, may channel na pang gaming lang. May channel na pang vlog talaga. Parang something ganun. So, yun yung gusto ko. Charity vlogger. Tapos, syempre, magre-react din ako sa Marty. Ayun. Hindi mawawala yung reaction. Hindi rin pa mawala yung reaction mo. Hindi mawawala. Wow. Sabi ni MRA, may question siya. Ano yung pwede mong itip sa mga baguhang YouTuber? Yung masasabi ko lang sa mga bagong YouTuber, basta wag lang kayong kukuha ng mga videos, no? Lalo na pagbaguhan pa kayo. Wag kayong kukuha ng mga videos ng ibang YouTuber, no? Lalong-lalo na sa ibang bansa kasi walang patawad yung mga yan pag nag-strike, no? Pangatlo, i-clickbait nyo yung, kailangan yung thumbnail yung mga clickbait lahat, yan, okay? Pero siguraduhin nyo lang na may laman yung video nyo, na matutuwa yung mga tao pag napanood. Kasi kung clickbait lang yung thumbnail nyo, pagpasok ng manonood, wala namang kwenta yung video, talagang magagalit sa inyo yan. Magkakaroon kayo ng basher. No? So yung gawin nyo, okay lang na, kaya nga may clickbait eh. Diba? Nauso sa YouTube yung clickbait. Walang problema kung mag-clickbait ka. No? Siguraduhin mo lang may laman yung video mo. Kasi dalawang klase yung clickbait.
yung walang laman at yung may laman. Yung clickbait na walang laman, yun yung basta basta pumasok lang yung viewers, okay ka na dun. Wala ka nang pakialam kung magalit o hindi. Diba? Yan lang may papayo ko basta, lalo na pag nagsisimula ka pala sa YouTube, kailangan mo talagang gawin yan. Yung clickbait na tinatawag, thumbnail, no? Kasi makakatulong po yan. No? Yung thumbnail talagang. Oo. At saka title na rin. Mas importante yan. Pero iwasan yung kumuha ng mga videos sa ibang channel, no? Pero pag nagkaroon na kayo ng kaalaman, pwede na kayong kumuha ng mga videos sa ibang channel, no? Kasi alam nyo na yung fair use, eh. Maiintindihan nyo na yun kung paano siya i-apply sa channel nyo, no? So, hindi kayo matatabla ng copyright strike, no? So, kasi ako dati, kuha lang ako nakuha ng video. May strike tuloy ako. Pero ngayon, pag naintindihan mo na yung fair use, alam mo na paano gamitin, wala nang problema. Hindi ka na may A-strike, no? Tama yun, kasi ako din, kumuha ako sa isang ano, sa isang, kumuha ako na isang video din, ginawa kong highlights, na-strike ako kaya. Kailangan kasi simulang na-strike ako, nawalan ako ng gana, ganun pala yun, na-realize ko na mali yung ginawa ko, eh. Kailangan, pag kumuha ka ng video sa isang channel, huwag mong lalahatin yung video na yun. Kukuha ka lang ng part doon na gusto mong i-react. So, magsasalita ka muna, magbibigay ka ng commentary kung tawagin. Bibigay ka muna ng komento, tapos papanoorin mo yung video. Post and play lang, post and play. Post mo muna, bigay ka na naman ng ano, reaction mo, play na naman. Huwag yung tuloy-tuloy. Kasi delikado ka dyan. Ah, post and play talaga. Ang ginawa ko kasi noon, in-upload ko eh, highlights ko lang yun. Ay, hindi pwede yun. Yan yung sinasabi ko kanina na huwag kayong kukuha ng video. Kasi hindi niyo, lalo na kung baguhan ka pa, huwag muna kayong kukuha ng video, no? Na i-upload niyo sa channel niyo. Tapos pwede niyo naman i-react, no? Basta, ano lang, kukuha lang kayo ng counting parts doon. Yun yung i-react niyo. Tapos, para mas safe pa, post and play. No? Pag post niyo, bigay kayo ng komento. No? Pwede rin voice over lang, no? Pwede rin. Kasi pasok yan sa fair use. Sabi ni IMRD, anong masasabi nyo doon sa mga naglalagay ng thumbnail na malayo naman sa nilalaman ng video? Yun, foul talaga yun, no, foul. Hindi sila makakabuo ng totoong subscribers niyan. Hindi sila makakabuo. Para sa akin, ako kasi nag-clickbait din ako, eh, pero yung video ko may laman, no? Halimbawa, ako na lang, ganito. Kumuha ako ng isang viral video. Nag-grabe yung, as in viral video. Katulad nung baril, police dati na namaril ng dalawang tao. Kasi sobra yung pag-viral ng video na yan. Yung ginawa ko doon, ginawa ko yung picture ng taong namaril. Tapos, dinikit ko yung mukha ni si Raffy Tulfo. Diba? So ngayon, magugulat ang mga tao kasi viral nga yung ano, eh. Yung issue na yun, eh. Yung video na yun. Viral na viral. Magugulat. Uy, nasa Raffy Tulfo na pala. Click agad sila sa link. Hindi nila alam. Ako lang nagsasalita doon. Pero ini-explain ko doon na ba't nandito yung mukha ni Raffy Tulfo? Alam ko, itong issue na to, makakarating to kay Idol Raffy. Kaya pagdasal natin na sana mas mapabilis, no? Mas mapabilis na mapansin agad ni Idol Raffy yung mga pangyayari tungkol sa pagbaril dito sa mag-ina na to. No, na talaga namang kawawa. Doon i-explain mo lahat. Yun, ganun yung pagka-explain mo. Kung bagay yung video mo, may laman. Pero kung nilagay mo lang yung kay Raffy Tulfo doon, no, mukha ni Raffy Tulfo, clickbait, tapos yung video mo, hindi mo na in-explain ng maayos, no, delikado ka dyan. Maraming magko-comment sa'yo na magagalit. No? Although sa akin, marami rin, may mga nag-comment din na nagalit noon, pero hindi naman karamihan. Mas marami pa rin nag-comment na good comments, no? Ayan. Wow. Si Neil Tia, may question siya. Simple question to Sir Bullpoint. How and when did you start being reactor and defender to Marty? No, nag-start ako maging defender ng Marty noong
ano, nung nag-start din yung Mardi. No, kasi na-curious ako eh, naba, siyempre nag-YouTube ako. Nakita ko, ano kaya to? Ba't gan? Sino to? Ang ganda ng babae, yo. Hanggang sa nakilala ko si Mariano. So, sabi ko, tapos, siyempre may mga issue dyan, di ba? Siyempre ito si Mariano, nakikita ko mukhang kawawa, no? Palaging kawawa. Gusto ko nang maging defender. Sabi ko, kawawa to. Kaya, ako yung mag-defend dito. No? Sabi ko, kasi may channel naman ako. I-defend ko si Mariano. Yun. Basta kung nung nagsimula yung Mardi, no? Doon din ako nag-start. Since nagsimula yung Mardi, doon ka nagsimula mag-defender. Wow. Sabi ni, ano, paayaki ng mga basher, mas maganda daw yung livelihood vlogger kasi a lifetime na tulong yun. Oo naman, lifetime na tulong may pangkabuhayan, pero I think yung livelihood vlogger, no? Pwede naman siyang halos magkalapit naman sila sa ano, charity vlogger, di ba? Kasi yung mga charity vlogger, meron ding nagbibigay ng pangkabuhayan talaga sa yun. Lifetime na, no? Kasi para sa akin, yung charity vlogger, kumbaga ano muna sila eh. Kumbaga ano munang may bibigay nila sa tao, di ba? Kasi yung pag-livelihood, usapang livelihood na, ano na yan, bigating ka na yan. Malaki na yung gagastusin mo yan. So dadaan ka muna siguro sa pag-charity vlogger bago sa livelihood. Para sa akin lang yun. Ha? Kasi kung pangkabuhayan, halimbawa, papatayuan mo siya ng negosyo at isang tindahan, di ba? So, iniisip mo palang gastos doon, malaki na. So, kung hindi mo naman pakakayanin, bibigyan mo lang muna ng ano, ng halimbawa, mga bigas, noodles, mga groceries, ganun. Para lang pantawid, gutom lang muna. Ganun. Oo, tama-tama yun. Kasi nga, iba din yung livelihood kasi sa ano, charity. So, mas malaki yata yung charity vlog, livelihood vlogger. Mas malaki yung pondo nila kumpara sa mga charity. Oo, yung mga nakikita ko sa mga ibang ano, sa ibang nag-upload, talagang titinan ko, talagang lalo na si ano, sino itong Ilunggo din na ano, grabe ang tindanggal, papatay sila ng bahay. Marami, madami akong napapanood. Mm-hmm. Si talagang marami yung gusto si talaga. So yun nga guys, any question po kay Sir Ballpoint? Nasaan yung question ko ay... Kaya yung, ano, mag-start ako sa Mardi, kinarir ko na talaga. Sinuloy-tuloy ko na. Lalo na't may mga bashers. Nai-enjoy ko kasi yung mga bashers, no? Nang Mardi. Enjoy mo yung mga bashers sa mga Mardi. So ito sir, what honor have you received in the past that you are proud of? Yung naano ko lang, yung sa past? Yeah. Okay. Ano nga, actually ano, talent, hindi nawala sa akin yung talent, yun yung talagang natanggap ko, no? No, kasi yung mga material na bagay, nawawala yan, nawawala yan, so nagpapasalamat ako sa nagbigay ng talento sa tao, no? Yung Diyos natin, no? Na nandiyan pa rin sa akin hanggang ngayon, hindi talaga nawala, yun talaga yung hindi nawala sa akin. Kasi kung mag-base tayo sa material na bagay, nawawala yan eh. Diba? Tama, tama talaga. Bagay lang yan eh, madali lang mawala yan eh. Kung halimbawa, may bahay ka. Ilang taon lang lumipas, wala na. Nasira na, diba? Pero kung talent yung pag-uusapan, kahit hindi man talent, kung anong meron kayo, no? Na pinapahalagahan yun. Para sa akin talent kasi hindi talaga siya nawala. Ah, okay. Are you married na ba, sir? Are you married or are you single? Hindi po. Hindi. Single po, wala pang sidecar. For my girlfriend.
Ah, wala na rin, wala na. Simula na. Wala na din. Ah, okay. Mas maganda ang focus mo. Kasi pag naging successful ka na, no, pwede mo nang pasukin yan. Bigyan ng time. O nga, no, kasi mahirap muna ngayon sa sitwasyon ngayon. Oo, no? Unang-una, mahirap kasi pagsabayin yan. No? Kasi bibigyan mo ng time yung isa. Ito, kailangan mo itong mag-edit ko dito. Eh, magtatampo yun pag walang ano. Hindi mo na replyan agad. Diba? Oo. Mahirap yun. Kaya nga, nasana ba yung question ko sa iyo? No, wala ata yun eh. How young na ba kayo, sir? 27 na po ako. 27. Ang bata niyo pa, no? Oh. Nakatanggap ka na ba ng death threat, Lods, dahil pagtatanggap mo sa Mardi? Ayan, o. Oh. Meron. Marami talaga. O, talaga? Oo. Yung mga dami account lang nababasa ko. Pero hindi ko na pinapansin yan kasi alam ko lang na may mai-comment lang sila. No? Basta may mai-comment lang sila. No, yung mga pananakot, meron talaga yan. No? Pero hindi naman ako natatakot. Mas nilalabanan ko pa ngayon. Pero kilala mo yung mga yun? Ay, hindi ko kilala. Kasi mga pag-i-check mo yung mga account nila, walang mga pictures. Wala talaga. Yun lang naman yung mga matatapang magsalita. Yung mga walang, hindi mo sila ma-identify, no? Walang mga picture, pangalan. Mga pangalan nila, iba. No, minsan gumagamit. Hindi mo sila ma-identify kung saan sila nagagaling, kung saan area. Siguro kaya namang i-trace. Pero para sa akin, ayaw ko nang bigyan ng oras yan, mga ganyan. Pero mas maganda kung makikilala. O, mas magaling yung nagpapakilala, no? Oo. Kasi nung napanood ko doon kay Sir Dong A, talagang na-trace niya kung sino yun. Talagang inan niya talaga. Nalalaman niya. Baka gumamit ng totoong pangalan yun. Kasi pag gumamit ka ng totoong pangalan, no, tapos nagdami account ka lang dito sa YouTube, possible kang matrace sa Facebook. Halimbawa, pangalan mo yung ginamit mo dito sa YouTube. Wala kang picture dito, wala as in, wala lahat, no? So sa Facebook, pag nagkamali ka dyan, magkapareho sa Facebook yung pangalan. Possible kang matrace. Natrace siya yun eh, may ginamit siya ng pangalan din na famous din. Ayun si Mia. Demon, may jacket ka na po. You're also a good artist. Why did you choose being a vlogger instead of pursuing your talent as a painter? Actually, pinagsasabay ko naman yan eh. Yung dalawa na yan. Pagbablog at saka sa arts. No? Nagdo-drawing ako minsan sa isang araw, isang oras. Ngayon, binibigyan ko ng time. Actually, nandyan nga yung drawing ko eh. Kaso malalaki. No? Hindi pa siya tapos. Pinagsasabay ko naman siya, no? Hindi ko naman pinapabayaan. Kasi yun nga yung goal ko na makilala ako sa arts, no? Yung bang pag-a-arts mo, binablog mo rin ba yun? Minsan binablog ko. Pagtapos na yung drawing, yung plano ko ngayon, pagtapos na yung drawing, ibablog ko na siya. Kasi pag ballpen kasi, hindi mo siya pwedeng videohan, no? Na as in videohan. Kasi mahaba yung process niyan, no? Matagal matapos kumpara sa mga oil painting, no? Sa mga charcoal, kumpara sa ballpen art, mas matagal yun. Kasi ballpen yung ginagamit ko dito, wala na talamburahan. Ballpen! Wala nang burahan, no? So, kasi gumagawa ako ng mga realistic drawing. Yung as in totoo-totoo na parang hindi siya drawing kung titingnan, no. Kaya mahirap magkamali. At saka kung i-vlog mo yun, kasi nagagawa ko yun, yung isang drawing lang. 3 months, no? Kasi masterpiece ko yun.
3 months bago matapos. So kung iba-vlog ko yun, 3 months bago makakapag-upload. Ganun. Matagal 3 months? Bari mo 3 months? Ako kasi sa isang araw, binibigyan ko siya lang ng counting oras lang. Pag nasa mood ako, doon ako nag-drawing. Pero pag wala ako sa mood, hindi talaga ako nag-drawing. Ganun. Hindi ka talaga nag-drawing pag wala ka sa mood? O, ganun. Pag masterpiece. Magkaiba kasi yung masterpiece sa ano, sa commission. Pag commission yung drawing mo, kailangan mong tapusin. Pag sinabi yung 3 days, tapusin mo agad in 3 days. Ganun. Ah, okay. Paano halimbawa nagkamali ka kasi ballpen ang ginamit mo, so ba panibago na naman yun? Yung gagawin ko dyan, pag nagkamali ka, gamit yung ballpen, yung diskarte mo dyan, gawin mo lang details, no? Detalye, gawin mong detalye. Halimbawa, sa mukha ng tao, nag-drawing ka na isang matanda, nagkamali ka na isang ganun. Gagawin mo siyang details kasi yung balat ng matanda is kulubot-kulubot, di ba? So, hahanapan mo siya ng paraan para ma-form mo siya na maging kulubot-kulubot, di ba? Ganun yung discarded dyan. Pag nagkamali ka, gawin mong details. Kaya pala. Ang hilito, super shout out. Ay, may sinabi si Neil. I really love the portrait of Syndergaard you have painted. It really looks real. You are very talented. Oh, thank you po, Nel Garcia. Thank you. Sana mawala na itong lockdown para mabigay natin sa Martino. Ang galing yan, no? Para mabigay natin sa Martino. O di ba, ganun lang pala, talagang hindi pala basta-basta maging painter ka, di ba? Mahirap. Sakit din sa ulo. Sa mata pa lang, sa ilong. Sakit na yung ulo mo kung paano siya diskartehan. Pero pag sanay ka na, wala, baliwala na lang yan. At may enjoy mo na rin yung ginagawa mo. Sa akin kasi pag masterpiece, ini-enjoy ko lang yung ginagawa ko. Ini-enjoy mo lang? Oo. Iba kasi sa ano eh, sa commission rush. Sir Ballpoint, sa pag-a-art mo, anong kulay o colors are used to use in art? Lahat ng kulay ginagamit ko. Pero pag sa skin ng tao, ballpen, gumagamit ako ng green, yellow, brown, orange, pink, no, black. Skin ng tao. Inahalo-halo ko yan para mabuo siya, no, maging balat ng tao yung kalalabasan. Ah, okay. Galing yan, no? Paano ko pala yung picture ko at magkano naman? Hindi ko masagot yan sa live. Mag-usapan na natin sa PM. Gumagawa din ba kayo ng thoughts, halimbawa, sa name? Per letter ginagawa niyo ng hindi. Sa lang, portrait lang talaga ako. Portrait ka lang talaga. Oo. Landscape portrait. Yan. Ah, okay. Neil, baka may tanong ka pa niyan. Chaks MRA, andiyan ka pa ba? MC Rams, baka may mga tanong pa kayo. Kasi doon ako nagbe-base sa reference. Kung ano yung picture yun yung ginagawa ko. Kahit anong picture ginagawa mo. Pag gusto naman nila ng customer na papalagyan nila ng background, ayaw nila ng background na nasa likod nila, ako na yung magpapalim. Kumbaga, lalagyan ko na lang ng ibang. So, paano mo tawag nito? 5 facts about art that will impress your friends. Yung ma-impress ano yung bibigyan mo. Five facts about art that will impress your friends. Ako, lalo na dito sa YouTube yan, sa mga viewers natin. Okay. Ako, na-impress lang naman yung mga friends ko tungkol sa, halimbawa, kung paano ko ginagawa yung diskarte, no? Kasi pag nag-drawing ka kasi kung maiisip mo, imposible talagang magawa ng ballpen, no? Ng ink, yung pag realistic art, no?
drawing o drawing. Impossible talaga yun. So pag nakakabuo ako ng drawing, no? Pag nabuo ko 'yan, pag naipakita ko sa mga sa minsan pinopost ko sa social media, talagang umahanga sila at na-inspired pa yung iba, no? Nagpupursige din silang gumawa ng drawing, no? Sa ballpoint pen art, no? So, nagpupursige din sila. Minsan, may message pa sa akin yan. Sasabihin, tingnan mo yung drawing ko, kuya. O, tingnan. Tuwan-tuwa sila. Yan. Tapos, halimbawa, dito sa YouTube naman, no? Natutuwa yung mga Mardination pag may mga basher na pumapasok. Tapos, ipinagtatanggol namin yung Mardi. So, yun, natutuwa sila. Papasalamat. Kasi yun lang daw kasi yung ano nila, stress reliever, no, lalong-lalo na sa mga OFW, no. Kasi malungkot daw sa ibang bansa. Ayaw nila ng ano, nakikita yung Mardi na nababash. Kaya natutuwa sila, no. Thank you, sabi niya sa minsan nagpapasalamat pa yan dahil sa pagtanggol sa Mardi. Ayun. Yeah pala, shout out Mami G, super shout out. Hi, shout out to Mami G. Why art is so important to you? Important ito sa akin, no? Kasi ito yung ano ko talaga. Yung career, no? Gusto ko kasi maipakita sa, lalong-lalo na sa arts, no? Yung pagbo-ballpen, no? Ballpen art na tinatawag. Imposible kasi yan, no? Nakikita ng mga tao, imposible kang makagawa. Imposible kang makagawa ng arts na parang totoo na talaga pag ball pen yung ginamit. Kasi sa charcoal, oil painting, common na kasi yan. Alam ng mga tao na kaya yan. Pero sa ball pen, parang hindi pa nila masyadong naintindihan, no, na ay hindi kaya yan, kasi ball pen lang. No, importante ito sa akin kasi gusto mo maipakita sa kanila na kaya rin nilang gawin to. No, yung ball pen art, kaya rin nilang gawin mo. Kahit sa pag-YouTube, pagbablog, alam kong iniisip ng iba dyan na imposible, no? Pero possible yan. Possible na magawa nila yan. Kaya importante sa akin to na maipakita sa kanila na kung kaya namin, kaya rin nila. Ganun. Kasi ako dati, umi-idol lang ako eh, sa isang artist. Sabi ko, ang hirap naman yan. Sabi ko lang sa utak ko, ah, ang hirap naman yan, hindi ko kaya yan. No, nung sinubukan ko na nga, kasi impossible nga sa utak ko. Sinubukan ko, unti-unti akong natuto. Dumating yung time, na-realize ko, kaya ko pala. So, yun. Kaya mo pala. Kaya yung purpose, gusto ko lang maipakita sa lahat. Kaya nyo rin. Wow, that's good. Sabi ni Neil Garcia, I love painting portrait during my younger years. I use all paint in a canvas, but mostly in a subject of landscaping. Yun, actually ako Neil Garcia, no. Sariling sikap ko lang talaga sa ano, sa arts. Hindi ko pinag-aralan 'yan. Kumbaga pag ano mo kasi, yung pag gusto mo yung isang bagay, kahit hindi mo siya pinag-aralan, makukuha at makukuha mo rin pag gusto mo. You mean hindi mo pa pinag-aralan, with your own instinct lang. Oh, you are gifted. You are gifted kasi sa'yo lang yun eh. Hindi tulad sa iba kasi nag-aaral talaga sila regarding sa art, 'di ba? Pero ikaw, bilis mo sa'yo, wala. You're so talented. Hindi pa ako dati galit na yung teacher ko kasi for Dragon Balls yung laman ng notebook ko eh. Galit na sa akin. Kaya hanggang sa lumaki ako ng lumaki, nasanayan ko na talaga mag-drawing. Cartoons to realistic, no? Siyempre, nagsimula tayo sa cartoons, mag-drawing. Hanggang sa dumating yung time na mga realistic drawing na ginagawa. Talaga, no? Ang galing naman. Ang galing nyo talaga. Talaga. Sabi ni Sir Neil, is it a self-taught? Yeah, self-taught lang. Self-taught lang talaga. Ayan si Max Rams. Mas nasabi. Total siya sa mga tanong niyo sa'yo. Babayero ka ba talaga? Makaya naman tayo ng tahong, no? Ang galing sa palengke. Ito talaga, Sir Rams. Yeah.
Si Max Rams, oh. Ano sabi, Mami G? Sobrang humahanga ako sa mga magaling mag-drawing, sabi ni Mami G. Ayun, thank you, Mami G. Tawa-tawa si Max. Mami G, pakita mo na kay Sir Ballpoint. So, ano yung true name nyo? Bakit Ballpoint talaga? Dahil doon sa pag-a-art mo, kaya Ballpoint na kailangan mo sa channel. Ayaw ko kasing gumamit ng totoong pangalan. Gusto ko lang Ballpoint man kasi yung goal ko sa channel ko dati, puro arts lang, no? Kasi nag-drawing ako yung gamit yung ballpen, no? Kaya pinangalanan ko na yung channel ko na Ballpoint man. Kaya... Ballpoint man. Kasi parang wali pag ano, totoong pangalan ginamit ko. Parang hindi maganda, no? Kaya Ballpoint man na lang yung nilagay ko. Kaya nga, no? So, what makes you unique? Unique? Siguro sa ano, sa... Halimbawa, katulad dito sa YouTube, no? Yung hindi inuurungan yung mga bagay-bagay, no? Lalo na sa mga bashers. Kasi may iba kasi na takot magmura, no? Dapat lang silang mamura, no? Kasi yun naman yung binibigay nila dito pabalik sa amin. So dapat lang ibalik namin sa kanila yun. No, yun yung hindi kayang gawin ng iba, no. Siguro nahihiya sila kasi nakikita yung mukha nila. Tapos magmumura-mura ka pa in social media, di ba? Yun. Kaya kong gawin yung mga ganyang bagay. Kasi alam ko naman sa tama tayo. Mm-hmm. Pero dati, so, mahihain pa ako talaga. Hindi ko kaya yun. Pero ngayon, kaya ko na yan. Talagang, ano, talagang nasasanay na kayo. Talaga, syempre, nag-YouTube kayo, di ba? Oo, nagde-defend talagang tayo. Talagang i-harping mukha mo. Tama. Kasi, pag nagde-defend, sabi ko, lubos-lubosin ka na to, nagde-defend na rin naman ako. Ayokong magpa-cute kung nagde-defend ka. Lubos-lubosin mo na. Tama nga. Super shoutout, RC Supremo. Imiterio, shoutout. Hello po, pwede sir. Ano yung sinasabi ni... Pwede pa silip dyan, masterpiece mo, sample galing mo po. O sige, pwede nila ano, yung ginawa mong masterpiece mo, pwede ba nila makita? Sige. Wait lang. Wait lang po, babalik ako. Sige guys, kung meron po kayong mga ibang questions dyan at kung gusto nyo makiat, nakapin po yung hagdan natin, akit po kayo if you have any some questions, so hindi na ako babaero. Mo talaga ba, RC? Hindi ka babaero. RC, akit ka dito. Mami G, MC Rams. Mito yung kung gusto nyo makiat, akit kayo. Sir Neil, akit naman kayo if you have some any questions kay, ano, yung tontay dito sa taas. And habang kumuha sa Sir Ballpoint sa sample na pakita niya sa atin. Ayan. Super shoutout sa inyo guys. Thank you for tuning in at sa pagpunta niyo dito sa pagstay. Salamat. 61 awesome people na nandyan. Thank you so much guys. I love your talent. There are so many talented painters and artists in the Philippines. Consider you as the Filipino Leonardo da Vinci of the Philippines. Do you agree with me? Sandali lang, sir, ha? Sandali lang, sir. Kumuha pa siya ng sample sa atin. Talaga kayo MC Rams, ha? RC, nasa minsan pag nag-else ka, napapadan ako sa iyo, nagbi-BG lang ako, hindi ako nagta-type. Yan si Ballpoint, may sinabi si Sir Neil. Actually, hindi pa to tapos, guys, no? Kasi ito yung ano ko, masterpiece. Sige nga, i-ano natin.
Galing talaga, ang galing. Wow, ganda. Pupunuhin ko pa to dito, no? So halos wala pa ako sa kalahati. So pupunuhin ko to. Ganda, ganda talaga, ganda. Napakahusay, di ba, Dimon? Diminold Vlogs. So, ito yung reference niyan. Ayan, naka-grid na yan. Gumagamit kasi ako ng grid lines. Lagi mga numbers guys. Para ano? Hindi ka mali. So, dito pa lang ako. Ano ba? Ano ba? Dito pa lang. So, ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Andiyan yung link natin, Hagdan. May sinabi sa'yo si Sir Neil, basahin mo. Oh, ayan, oh, sabi niya. I love your talent. You have so many talented painters and artists in the Philippines. I consider you as a Filipino Leonardo da Vinci of the Philippines. Do you agree with me? Oh, thank you. Thank you, Sir Neil Garcia. No, thank you po. Thank you. Minsan kasi gumagawa kami ng, may meet-up kami dati. Mga artist, nagmi-meet sa isang lugar, halimbawa sa circle, doon kami nagkikita-kita. Gumagawa kami ng exhibit, may exhibit doon, tapos on the spot drawing, no? May audience sa kabit, sa harap namin, drawing namin yan. Ganon. Ganon yung community namin. Natigil lang yun. Talaga. Online na lang kami ngayon, no? Pero natigil yung pag may mga meet-up dati, magkikita-kita lahat ng artist na. Natigil yun dahil sa pandemic na to. Ang galang, di ba? Shoutout, Ruru, Gina, Sanggala, Ellen, sabi ni Mami Ellen, nicer ballpoint, Abranza, great ng ballpoint, good job. Di ba? Ang galing talaga. Actually, lapis lang yung ano, ginamit kong pang-grade sa reference, no? At saka dito sa pinagdo-drawing ako lapis. Ah, ballpen sa ano, sa reference, no. Pero dito sa mismong pagdo-drawingan ko na, no, sa illustration, lapis lang siya, no. Kaya anytime pwede siyang mabura. Pero pwede mo nang hindi siya burahin, no. Pag napatungan kasi siya ng ballpen, mawawa, matik na 'yan, matatabunan na 'yan. No. Ang galing niyan, oh, ang galing talaga, 'di ba? Paano magpagawa ng pink sa ng pink, sabi ni Musang Gala. Ayun. I-PM mo lang, i-PM mo lang siya, ibigay ko sa kanya yung ano. Pwede ba ibigay ko kay Musang Gala yung ano mo, FB account mo? Magkano? PM mo lang Musang Gala. Minsan may exhibit sa Quezon City, no? Na may meet up kami. Oo, pwede mo exhibit 'yan. Hmm. Natigil kasi ngayon kasi pandemic na, di ba? So, dahil nga sa lockdown, so hindi ka makapagbiyahe dahil sa lockdown nga. Bawal kasi yung magsasama-sama ng ano, yung magdidikit-dikit na kayo, no? Ang dami-dami nyo, tapos dikit-dikit pa. No? Baka masampulan lang.
Ang galing yan mo, ang galing. Thank you po, Mami Jean. Maraming salamat po. Actually, Sir Musanggala, no? Depende po sa size, no? Depende po sa size. Pwede mong i-content yan, Lord, sa isang mong channel kung meron. Kino-content ko naman to. Kino-content ko dati. Pinakita ko lang, pinasilip ko, no, sa aking YouTube channel. Pero iba yon, yung pinakita ko yung Iron Man. Ano na kasi yun, eh? Tapos na yun, eh. Yung Iron Man. Kaya pinakita ko na siya sa... in-upload ko na sa YouTube ko. Sabi ni Sir Neil, how do you adjust the size of the grid line if you need to enlarge the picture you're going to paint? Alam mo, pag nag-grid ako, inaabot ako ng 2 oras. Eh. Kasi minsan, sumusobra, kumukulang. So, bura na naman, adjust, bura, adjust, bura. Ganun lang. Estimate lang sa akin, estimate. Ah, estimated mo lang. Ah, oh, estimated lang. Nagawan ko na sa yung Mardi Arvin Alonte, pero hindi pa siya tapos, nasa mga ano na 80%. 80%. Ang plano ko kasi gusto kong ibigay sa Mardi. Personal talaga, no? Ayoko nang ipapadala sa LBC. Kasi gusto ko rin silang ma-meet, no? At maibigay ng personal. Dapat yung picture ng Mardi ang pakita ni Lord's Point. May picture ka ba ng Mardi? Ah, meron, meron. Sige, pati nga gusto nila makita. Ay, yung hawak ko ngayon? Yung ginawa mo sa Mardi? Sa channel ko yun, eh. Actually, na-upload ko yun sa channel ko. Yung... Ah, na-upload mo na sa channel mo. Nag-drawing ako sa... Kasi wala sa akin ngayon. Nasa Quezon City yung Mardi. Andito kasi ako sa Quezon province ngayon. Pwede mo nga i-exhibit yan, eh. Dimple Vlog 20! Mega, mega love shoutout sa'yo, ma'am. Hindi pa ako nakapag-online exhibit. Ellen Asoge? Hindi pa po. Pwede mo ngayon i-online exhibit, eh. Ang ganda. Hello po, Miss Dimple Vlog 20. Shoutout po sa'yo. Maganda, di ba? Ang galing. Meron ka ba bang iba dyan? Titingnan ko lang. Kasi halos karamihan ng mga drawing ko nasa ano, eh, Quezon City. Oh, Musanggala, ibibigay ko sa iyo, Musanggala. Ikala mo sa birthday ng girlfriend mo. Sige. Okay. May kuno pa po si Sir Bullpoint, papakita niya sa atin kung ano. Ay, hindi na kita na ano na jakitan. So, actually, sabi ni Sir, grid lines are used only for painting portraits. Am I right, sir? Ito na may sila ni Sir Neil. Actually, itong nandito, puro charcoal to, no? Yung ginamit ko dito, hindi ballpen, no? Charcoal. Kumbaga, ito yung on the spot drawing, no? Yung nakaupo ka lang dyan. Ido-drawing kita in 30 minutes o di ka 20 minutes. So, ganito siya. Parang ganun lang. Mabilis ang drawing. Okay. So, ay, ganda. Wow. Ganda, no? Yan,
pati lang ang mas mura no. Kasi yung ballpen, kaya mahal yung ballpen. Kasi matagal-tagal siyang matapos talaga. Pag ganito lang, mga kamura ka lang, nasa mga 2,000 lang. 2,000? Mura nga. Oo. Kasi ano lang siya, charco lang. Oo. Kasi mas mabilis lang ang charco, di ba? Kasi na tayo sa, ano, yeah, sa, tama, ano, tama. Sa ballpen, mahirap talaga. Mm-hmm. Kasi ayan, yung ballpen kasi, aabutin ka ng, mas, kung gusto mo may quality talaga, para sa akin, kung masterpiece siya, ay, commission, 7 days, isang linggo. Ayan, Musanggala. Si Musanggala kasi nasa ibang bansa to eh. Ah, okay. Oo, di, kaya niya yung bayaran. Oh, ang galing niyo. Na-proud po ako sa inyo talaga. Sige, magpapagawa ako ng ano ng picture ko. Papawa. Pigil ko mukha ako. So, hindi pa ako nakasali sa ano, yung sinasabi nilang online exhibit. Hindi pa. Yes, of course, you can do a freehand painting or stencils or using a wax paper over the picture to brace it. Of course, you can do a freehand painting. Ginagawa ko rin din yan, Neil Garcia, no? Lalo na pag commission, no? Commission. Pero sa masterpiece, hindi ko po siya ginagawa, no? Mas gustong-gusto ko yung nakagrid talaga. Para sa akin, perfect talaga pag nag-grid. Talagang ano, no? O, mas ang gala papagawa ka. Ayan, need ko. Okay. Matagal pa yun sa iyo, Musanggala. Well, thank you po, Arvin Alonte. Maraming salamat po. Zoe Zen, shout out Zoe Zen. Hi, hello. Daniel De La Cruz, super shout out. Daniel De La Cruz, nasa 80% pa lang yung ibibigay natin sa Marino. Hindi pa tapos, no? Kasi iniwan ko siya sa Quezon City. No, kasi nagpunta ako dito sa Quezon province. So lahat ng mga drawings ko no nasa Quezon City ngayon. Gusto so hindi mo sila dala lahat ng ano nasa Quezon City. Hindi. Kasi dami kong dala pag punta ko dito sa province, no. O mahirap din kasi maraming bit-bit ano. Oo. Kaya mahirapan ka na ring dalhin lahat. Ang galing niyo talaga, ang galing niyo. How I wish na one day soon. Matupad talaga yung wishes mo, yung dream come true mo at sana wag mo kalimutan, sir. Ito-drawing na kita ng ano, ng Kailan ba pwede mo ako yung Depende sa'yo, sir. Anytime naman pwede kong gawin yan. Wala namang problema. Ayan. Si Arvin. Doon baka mag-amok yan. Marami na, oh. Marami ng ano sa'yo. Yun. Wala po. Kasi kung magpapagawa kayo, guys, ipa-vlog ko na rin yan. Yun. Ay, ma-vlog mo pag nagpapagawa sila o may mga ginagawa ka. Oo, yun. Kasi itong masterpiece ko, hindi ko muna binablog to kasi pangmatagalan to eh. Kumbaga, kasi malaki to. Tapos ballpen pa, no? Kasi kung magpapagawa sila, tapos charcoal. Mabilis lang yan. Mabilis yung charcoal. Oo. Okay. O nga, no, mas mabilis yung charcoal eh. Baka isang araw, dalawang araw, tapos na yan. Ang bilis nga. Ayan, Musanggala, ha? I-PM mo lang si ano. I-PM mo ako at sabihin ko kay ano. Kay Sir Ballpoint. Yan na. So, we have 10 minutes to go, guys. If you have some any questions, pwede kayong mag-questions, guys. Kasi kung any suggestions, suggest lang kayo. Ako naman yung magtatanong sa kanila kung pwede lang. Okay lang ba? O sige, magtatanong ka sa kanila. O sige. Guys, agree ba kayo sa pag-defend natin sa Mardi na kung anong binabato ng kalaban sa Mardi, halimbawa nagmumura sila, eh ganun din yung ibalik natin sa kanila. Agree ba kayo dun o hindi? Yan lang.
kasi kung anong binabato nila sa Marde pagmumura of yung ginagawa ko, binabalik ko lang din sa kanila. Ayun. So agree ba kayo dun? Kung sa akin lang, Sir Ballpoint, kung sa akin lang, kung ano yung mga pinagmumura nila sa Marde, hayaan na lang natin, hayaan mo na lang sila kasi ano eh, mas maganda yung ano ginawa nila, yung babalik mo, pero mas maganda yung hayaan mo na kasi talagang attitude na nila yun eh. Hindi natin mami-please lang lahat ng tao kasi nga marami nga mga toxic dito sa buong mundong to. Kaya we cannot please everyone, di ba? Tama, tama. Ako naman kasi pag binabalik ko yung mga salita nila sa kanila, nagbibigay din ako sa kanila ng ano na sana mabago na yung ano nila, yung kasi katulad ko, no? Katulad sa mga artist dyan, sasabihan kang ano, sasabihan kang pangit naman ng ano, ng drawing mo. Di ba may mga ganong mga nagsisimula pa lang, ganun na agad binabato. Di ba? Siyempre, ang ginagawa ko dyan, no? Binabalik ko yung halimbawa sa arts, no? Pag may nabash na kita ko, binabalik ko yung ano, yung pambabash nila sa taong magsisimula pa lang. Sabi ko, patingin nga ng drawing mo kasi masyado ka ng ano, yung medyo mataas na yung tingin sa sarili, no? So kung wala siyang maipakita, sinasabi ko sa kanya, huwag kang titira ng tao, no? Kung sa tingin mo, wala ka pa sa level na sa taas, di ba? Wala ka pa sa taas, no? Tsaka ka na magyabang kung may pagyayabang ka na. No, katulad si Marde, binabato nila, binabas nila. Ganon din, di ba? Minumura ko talaga yan. Minumura ko, no? Hanggang, siguro, sana matauhan sila sa pagmumura, no? Kasi kung anong sinabi nila sa kay Mariano, binabalik ko sa kanila yan. Sana matauhan sila, no? Pero may mga tao talaga na hindi pa rin tumitigil, no? So, actually, pag hindi pa sila tumigil, yung ginagawa ko na lang, no? Hinahayaan ko na muna. At least napagsabihan ko na yan. Namura ko na yan. Diba? Oo, musanggal ay message kita. Ang sa akin naman, based on my opinion, ano, sa ganyang pagmumura nila, kasi they are loser eh. Kaya nila nasabi na tagmumura sila. Pero wag na lang natin nga i-level up yung, ano yung attitude meron sila. Hayaan na lang. For me ha, kasi nga, kahit hindi sila titigil, it's better to less talk and less mistakes. Di ba? Agree din naman ako sa sinabi mo. Pero, pag nakikita ko lang kasi na naapi yung Marde, parang nag-iinit din ako agad eh. Sabi ko, iba to ah. Kailangan ko respakan to. No. Kaya so, nga. No. Kaya kasi marami naman ding tao na ini-intimidate nila yung kapwa nila, na which is na hindi nila alam kung ano din meron sa kanila at hindi nila din nakikita yung sa salamin mismo kung nakaharap sila kung ano meron sila. Kaya they are losers, so it's better to ano na to be silent. Parang kapatid kasi mo akin lang, ganun lang. Parang kapatid mo lang na ano na binuli sa labas, no, o binugbog sa labas. Parang ganun ako makapag-react eh. Kawawa naman tong kapatid ko, binubo. So magre-react talaga. Pero sa mga ganyan kasi, depende yung sa pag-ano eh. Limbawa, depende kasi yung sa mga ganyang situation. Pero sa mga ganyang situation talaga, as in bugbugan o ano na, bulihan, as in bulihan talaga, doon na talaga akong magre-react. Na hindi ko talaga takantanan yan. Hanggat hindi ako makapag-revenge. Yun na sa akin. Sabi ni Sir Nia, that's true. Using grid lines will give you all the details of the picture, your point, and the price angles and smallest details from the original picture. Yes. Actually, sa picture, no, kung makikita niyo sa picture, mas dinadagdagan ko pa yung details sa drawing. No? No? Doon ako na-excite sa mga wrinkles, sa mga bigote, mga buhok. Gusto ko na mga drawing na maraming details. No? Kasi mahirap mang gawin, no, madetalye man, pag natapos yan, swabe naman, di ba? Pag tapos na siya, tapos maraming details, no, ang sarap tingnan sa mata. Guys, no? Ang sarap
basta ang sarap niyang tingnan, no? Pag nabubuo mo na yung drawing mo, parang lahat ng pagod, no, yung oras na pinandrawing mo dyan, binigay mo dyan ang oras, parang gagaan yung pakiramdam mo, diba? So, solid siya. Oo nga eh. Oh, parang yung ikaw yung gumawa ng bahay, di ba? Ikaw yung gumawa ng design. Pag natapos, nakikita mo yan, talagang masasabi mo, kaya ko pala to. Diba? Ayan, Musanggala, binaba ko na ha yung bahay ni Sir Ballpoint. Yan, may sinabi si Sel Reyes, sa tingin pa lang, ginagamit lang ni Aaron Tamis sa ang kapwa ETA at sa mga kamag-anak ni Mariano, bakit kaya kailangan pa magstay sa bundok kasama ang ETA? Sa tingin, parang ginagamit lang ni Aaron Tamis sa ang kapwa ETA at kamag-anak ni Mariano, bakit kaya kailangan pa mag-iswem? Bakit kaya kailangan pa magstay sa bundok kasama ang ETA? May po, alam no, para sa akin kasi, may purpose kasi yun, no? Hindi ko alam kung ano yung mga ano nila. Pero para sa akin lang, no, gagamitin nila yung ITA para umangat sila ulit. Kasi yung channel nila, pabagsak na talaga, no. As in, bagsak na, wala ng views. So, gagamit sila ng strategy ngayon, no. Kukunin yung loob ng tao, magpapaawa effect, no. Para bumalik sa kanila yung tao, no. Para mas umangat ulit yung channel nila. Ganun naman yung strategy nila. Pero sinasabi ko lang sa inyo na okay, magpapaluko, no? Kasi alam naman natin na yung channel na yan, no? Purong kasinungalingan talaga. Kumbaga, manggagamit. Oo nga talaga. Tama yun. So, yun na nga guys. We have 2 minutes more left. And please support Sir Ballpoint, guys. Ayan, binaba ko pa yung link ng bahay niya. Supportahan naman natin and please subscribe na din. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, please subscribe also to my YouTube channel, B page, at kay Sir Ballpoint. At thank you so much sa inyong lahat at hindi ko na kayo isa-isa dahil ang dami-dami nyo. Thank you so much for staying and nakilala natin si Sir Ballpoint dito pa at sana po nag-enjoy kayo guys. So yeah, sir, meron ba kayo i-promote? Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng nandito, no. Salamat po at nandito kayo ngayon, no. Nagkakilala tayong lahat, no. At kay sa host natin, no, maraming salamat po sa pag-invite sa akin dito. Actually, ngayon lang po kita kilala talaga, no. Nakausap, you know. So, nakakita na naman ako ng bagong kaibigan, no. So, 'yun yung goal natin, eh. Kailangan marami tayong mga kaibigan. Diba? Kasi hindi ka mabubuhay dito sa mundo kung ikaw lang mag-isa. So, totoo kailangan yan. Tayo. So, yan. Maraming salamat po. No? No? So, supportahan na lang po natin yung channel ni Idol Mariano. Mariano GTV. Yan po. Yan. Sabi si Ma'am Ellen, opinion ko lang, wag na lang balikan kasi ang bully. Kasi kapag pinatulan, isa na rin magiging loser. Mas maganda. Yaro na lang yung ganyang toxic. Malaga laman. Sa akin kasi Ellen, no. Miss Ellen Sogen. Dine-defend ko lang yung Mardi, no. Kumbaga, isa akong defender, i-defend ko lang. Ayaw kong ma-stress yung Mardi. Ayaw ko silang ma-stress. Gusto ko focus lang sila sa ano, sa trabaho nila pagba-vlog. 'Yun. Kami nang bahala mag-defend sa mga ano, sa mga bashers na 'yan. Ayun. Kumbaga, defend lang. Oo nga. Defend lang talaga. Tama din, wag na lang patulan kasi tama din, may point din si Ma'am Ellen. Yeah, that's good. Oo. Hindi maganda sa Mardi na papatul sila sa bashers. Wag na wag nilang gagawin yan. Masisira yung image. That's true. Totoo yan. Masisira yung image nila. Totoo yan talaga. You're welcome, Sir Neil Garcia. Thank you so much. Salamat din, Ms. Ellen, the shooter, Musanggala, Diamond Vlogs, Ma'am G. At thank you almost sa inyo, guys. At sa Tuesday po, sa Reactor's Corner, kasi isa-isa po namin an interview bawat Mardi Reactors. So sa Tuesday po, sa channel ni Kajablo, si Fanny Poknot po ang ano niya, ang guest niya. Sana makadownload din kayo on Tuesday,
ano ba ngayon, 1911? August 9 pa yon? August 11. Ano ba pizza ngayon? Hindi ko na alam. Jeff Hardy. Yeah, 8. And on Tuesday, si Fanny Pocno po doon sa channel ni Kajablo at andun din ako. So, say all you guys, sana supportan po natin si Fanny Pocno at si Kajablo at sana sa mga free po makagalaw po doon on Tuesday. At salamat sa inyong lahat at may iba ka pang sasabihin, Sir Ballpoint. Salamat, Sir Ballpoint, talaga. At it's my pleasure na you are here and I'm so very, very happy. Talaga nakilala kita at who are you and who you are, by the way. Yan. Yan, gusto ko lang din sabihin, no? Salamat po sa nandito, no? Nagkakilala tayo. At kay ma'am, sa host natin, maraming salamat po sa pag-invite sa akin dito, no? Talagang nakakataba ng puso, no, na marami tayong taong makikilala. Yun. Thank you and God bless. Bye-bye, guys. Yeah, God bless you po, Sir Ballpoint. So, guys, ayan nga. Thank you. Yan. Thank you sa lahat, guys. At see you on Tuesday sa channel ni Kajablo, kay Fanny Pocnot, ang guest niya. At marami pa pong guest na darating doon. At sana please support naman. Thank you, Ma'am Ellen, Sir Neil, Sir Jeff Lagos, Musanggala, Sir The Shooter, Arams, and RC. At sa lahat pa na nandito, hindi ko na kayo mabanggit, Arvin, Arth, and Ruru. Salamat sa iyo, guys. Thank you so much. And see you around. Makita-kita po tayo. So hanggang dito na lang. Sa iyo na po sa mga, abangan nyo na po ang mga next interview ko sa guest natin.